Hello guys, welcome back to my channel. Sa video na to guys, ituturo ko yung mga basic parts nitong ridge truck. At ituturo ko na rin kung paano siya patakbuhin. Pero bago lahat guys, bago tayo mag-start, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga viewers at saka sa ating mga ka-YouTubers sa pag-support nila sa ating channel. And also, thank you to YouTube for giving me a chance to be part of this monetizing program. So, start na tayo. So, hello guys. So, mag-start na tayo. Meron tayo dito ang MR16N na may load capacity na 1.6 tons. Carrying capacity niya ay 1.6 tons guys. At meron siyang bilis na 13 kilometers per hour. May karga o wala. So, simulan natin guys dito sa unahan. So, ito yung dalawang port niya. Left and right. Then, ito naman yung carriage niya. Kung saan nakabit tong dalawang port. So, next guys, yung kanyang backrest. Ito yung backrest. Ito yung nagsisilbing stopper sa mga load product na susungkitin natin. So, next guys, ang tawag naman dito guys ay load wheel. Yung dalawang gulong niya sa unahan, tawag niyan ay load wheel. So, next guys. Next naman, itong ang tawag naman dito ay hydraulic lifting cylinder. Tatlo po yan, isa po rito sa harap, sa gitna, then dalawa po sa likod, may dalawa po rito. So next guys, ito naman tawag dito ay lifting chain. Tatlo rin po yan, left and right din po sa kabila. So ito po yon. Ayan, ito yung hydraulic lifting cylinder, tsaka yun yung isa, bali dalawa rin sa likod. Tapos itong lifting chain, isa rin dito, isa rin doon. So ayan guys. So ito naman guys, ang tawag dito ay mass. 3 layer po yan. 9 meters yung taas nya. So next guys, ang tawag naman dito ay battery cable connector. So ito yung battery guys. Ito yung pinaka case ng battery. Yung buong yan. May 24 cell po sa loob na battery na may total na 48 volts. Overall po yan lahat, 48 volts. So, ang bigat po nito guys ay nasa 0.72 tons. So, next guys, dito tayo sa unahan. So, ayan guys, bago tayo magpatuloy. At kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo aking video, please subscribe at hit the bell icon para ma-update ka sa sunod natin mga video. Paki-like and share mo na rin para matulungan mong mag-grow ang aking channel. So ayun guys, start na tayo. Sa baba tayo magsimula. So ayun guys, yung tawag dito sa gulong na to, yung nasa gitna, nag-iisa lang yan guys, nasa gitna. Ang tawag dito ay steering wheel. Yan yung gulong na yan guys. Steering wheel ang tawag dyan. So next guys, dito na tayo sa sensor pad. So next guys, ito naman ang tawag dito ay sensor pad. Ito guys, napaka-importante nito, itong sensor pad na to, kasi kung hindi nyo siya tatapakan guys, hindi magpapangsyon ang kahit anumang controller nitong ridge truck. Hindi rin siya tatakbo pag hindi nyo siya tinapakan to. Kaya itong sensor pad na to guys, lagi nyo siyang tatapakan sa tuwing gagamitin nyo itong ridge truck. Ang tawag dito ay sensor pad. So next guys, ang tawag dito ay brake pedal po ang tawag dyan. So next guys, ang tawag naman dito ay accelerator. So para mapatakbo nyo yung forklift guys, itong ridge rack, para mapatakbin nyo itong ridge rack, apakan nyo itong sensor pad, the same time itong
accelerator, dahan-dahan po ang din. So, yun po ah, yung advice ko po yan sa mga bago, dahan-dahan lang po ang pagdiin para hindi po kayo maaksidente. So, next guys. So, next guys, ang tawag naman dito ay cohesion. Ito yung pinakaupuan ng driver. So, ayan. So, tayo guys. So, ang tawag naman dito ay steering knob wheel. Steering knob wheel po ang tawag dito. Tapos ito ay, tapos ito naman ay steering wheel. Steering knob wheel, steering wheel. So, next guys, ito naman ay, ito po yung adjuster ng ating steering wheel. Ito yung adjuster. Kung gusto nyo lang mas malapit, didiinan nyo lang to, then hihilain nyo. Ayan. So, ayan. Kung gusto nyo naman ng mas maano, mas malayo, didiinan nyo lang, tutulak nyo. So, ayan. So, next guys, ito naman. Next guys, ang tawag naman dito ay, so ito naman guys, yung selector ng steering wheel for 180 to 360. So, next guys, ito naman yung pinaka control panel niya. So, diyan makikita nyo kung kayo ay naka parking brake, kung kayo ay naka turtle mode, o kaya rabbit mode, tapos kung ilang percent na lang yung battery nyo, tapos kung gano'ng kabilis yung takbo nyo, tapos kung saan nakaturo yung ano nyo, yung gulong, kung nasaan na yung gulong nyo, makikita po dyan. Ayan o, makikita po. So, next guys, ito po yung ating key, ito yung susian. Then ito yung ating switch po ng lamp. Nag-iisa lang po yung lamp natin nasa taas. Nag-iisa lang po yung lamp natin nasa taas. Ayun po. Tapos eh, pailawin natin. Ayan, umilaw. So, ayan, pailawin natin. So, ayan guys, nag-iisa lang yung lamp natin. Tapos, ito naman yung ating side mirror. So, yung pinakabubong naman guys, ang tawag dyan ay overhead guard. Overhead guard po. Yan po yung pinaka-protection natin sa mga falling object. So, ayan guys. Next naman guys. Next naman guys, ang tawag naman dito ay directional lever. Kung saan po kayo pupunta. Kung halimbawa forward, ito naman yung reverse. Then ito yung horn natin. Then ito yung emergency stop. So next guys, ito naman ang tawag dito ay lift up lever po ang tawag dyan. Ito po yung tumataas tsaka bumababa. Lift up, then lift down. Then ito naman, ang tawag naman dito ay reach in, reach out. So ito yung pag ginanyan nyo, mag-reach in siya, lalapit yung ano, yung pinaka-mas. Reach in, reach out. So ito naman guys, ang tawag naman dito ay tilt up, tilt down. Yung tungo, tsaka yuko. Ito yung tungo, tsaka ito yung yuko. Yung tilt up, tilt down. So ito naman guys, ang tawag naman dito ay swing. Ito yung left swing, then right swing. So ayan guys, sana may natutunan po kayo sa ating forklift tutorial. Pero bago natin simulan yung ating kung paano patakbo yung tungo reach track, shoutout muna sa family ko at saka sa mga kasin ko sa Bicol, sa Pangasinan, tsaka sa Cavite. So, shoutout sa inyo lahat yan. So, start na tayo guys kung paano patakbuin tong reach track. So, ang una natin gagawin guys ay ipa-plug in natin siya. So, ayan. Ipa-plug in muna natin siya guys para mapatakbo natin. So, ayan. Then, so ayan guys, nakabit na natin yung battery cable connector niya. So sasampahan ko na para mapatakbo natin. Ayan. Susiyan ko na guys. Wala muna tayong tatapakan guys, susiyan ko lang. Ayan. So ayan guys, na after natin masusiyan, pakabuo na tayo sa reach track.
Una natin apakan guys yung sensor pad. So ayan, tapakan natin yung sensor pad. Huwag muna tayong tatapak sa accelerator. So check natin guys yung mga function nito. Check muna natin yung function bago natin patakbuhin guys. So para para katulad ng sinabi ko guys kanina, para gumana tong mga to, tatapakan nyo lang yung sensor pad. So ayan, natapakan na natin. So check na natin. So ayan, gumagana na yung lift up, lift down, then reach out, reach in, then tilt up. Ayan, gumagana rin. Tilt up, tilt down, then right swing, then left swing. Ayan, gumagana din po. So after nyo ma-check guys, then proceed na tayo sa kung paano siya patakbuhin. So ayan guys, nakatapak tayo sa sensor pad. Hapak na po tayo sa accelerator. So huwag muna natin didiyanan guys. Iabang lang natin yung paa natin. Then next guys, eto na. Press lang natin tong forward. So pag press natin forward, then dahan-dahan pong apak ng accelerator. So ayan. Ayan, under na po siya. Tumunog na po siya. Dahan-dahan lang po apak. So ayan, natakbo na tayo guys. So pag backward naman guys, press lang natin tong reverse. So ayan, dahan-dahan ulit na apak guys. Ayan, natakbo na siya. So ayan guys, napakasimple lang pong gamitin to. Kailangan nyo lang po pag-aralan yung mga movement nya. So ayan guys, kung saan nakaturo yung araw guys, itong araw, doon tayo pupunta. Ayan, kung dito naman sa kabila, ayan, dito naman yung araw, doon naman pupunta. Pag yung araw nandito dito sa gitna, ayan, ayan, ikutin natin ha. Ayan, 360 kasi yan eh. Papat sa likod naman tayo pupunta. Ayan, paikot naman. Pag yun naman sa kabila, ayan, ganyan lang guys. May kita nyo dyan guys kung nakapagong kayo. Pagkong lang takbo natin. So para maparabit natin guys, i-reach in natin siya. So para maparabit natin guys, i-reach in natin yung ating port. Ayan. Naka-rabbit mode na siya. Mabilis yan guys. So ayan. Yan yung nakikita guys kung ano yung mga ginagalaw niyong function. So ayan guys, sana may natutunan po kayo sa ating forklift tutorial. At huwag niyo po kakalimutang mag-subscribe at mag-like para susunod natin mga video. So ayan, hanggang dito na lang guys ang ating forklift tutorial.